This is Yori Sensei and welcome to my channel. Samahan niyo ako ngayon na pag-aralan natin ang mga basic Japanese language and culture. And don't forget to subscribe and like our videos for updates. And to all my Japanese viewers and friends, korekara yoroshiku onegai shimasu. Hi, konbanwa. Ang i-discuss ko sa inyo ngayon ay tungkol sa student visa. Mayroon na akong videos tungkol sa student visa, pero ito mas kumpleto at ang bagong requirements na hinihingi ng mga schools sa Japan. May mga affiliated school ako sa Japan, sa Tokyo, Osaka, and Yamanashiken. Sa Osaka is OBKG, sa Tokyo naman is UNITAS and SALL. So, and Yamanashiken, Kofu International Language School. Now, ano-ano ba yung mga requirements na kailangan nila? Una, ang necessary documents for student visa. Sa aplikante, kailangan mo ng application form. Ano ba yung application form? Ang gagaling ito sa school kung saan ka mag-aaral. Pipil upan mo to at ipapadala mo ito sa kanila. Pero bago mo yan ipadala, iipunin mo muna lahat ng requirements. At meron kong tinatawag na may deadline ng submission. Kailangan every requirements na ipapadala, na gagawin mo, ipapadala yun muna sa kanila, screenshot or naka-scan, and sila ang mag-check kung meron kang dapat baguhin. At pag na-i-correct na nila, ibabalik na sa iyo, iipunin mo yung original at saka mo ipapadala ng kumpleto. So, number one is application form. Pangalawa, personal history. Yung personal history is parang sa atin is yung mga information mo. And kasama dito yung why do you want to study in Japan. English to. And hinihingi din dito na kailangan after ng graduation mo in college, dapat meron kang work. Hindi pa pwede na pagka-graduate mo is wala ka man lang naging trabaho. Kailangan at least meron ka man lang naging work bago ka mag-apply as student visa. Hindi pwede makante yun. Number 3, graduation certificate from final school. Ito yung kung saan ka graduate. Kasama dito yung diploma, transcript of record, and of course yung birth certificate mo and birth certificate ng sponsor mo. And later, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga kailangan na requirements para sa mga kailangan ng requirement na manggagaling sa sponsor mo to prove na kaya kanilang pag-aralin. Alright? Now, number 4, academy. Ayan, nabanggit ko kanina, academic transcript from final school. Okay, number 5 is employment letter. Kung ang estudyante ay nakapag-work sa isang sa isang company, kailangan meron kang COE, Certificate of Employment. Number 6, eto na yon, student certificate. Students, applicants still below. Kung let's say hindi ka pa graduate, bago ka pumunta sa school nila, kailangan 6 months or 3 months ago gagraduate ka. So, student certificate na just to prove na nag-aaral ka or graduating ka sa school na yon. Number 7, Japanese study certificate. Ito yung 100, may school na kailangan ng 150 hours, meron naman 180 hours. Kung nakapasa ka naman sa JLPT, J-test, or NAT test, kinukonsider nila to na kung meron ka na noon, okay na yon. And sa student certificate, 150 or 180 hour aside from the certificate, kailangan mayroong parang record na kasama. Ibig sabihin, yung school na pinag-aralan mo ng Japanese language, kailangan mayroong seal, anong libro ang ginamit mo, anong schedule, ilang oras at ilang buwan mo pinag-aralan. Number 7, okay, student certificate, ito yung kung saan ka graduate, kung graduating ka ng Japanese study certificate. Number 7, that is the J-test, NAP test. Kung wala naman noon, pwede na yung 150 hours or 180 hours, mas mataas na numbers of hours na nag-aaral ka, pwede yun.
And of course, copy of passport and yung latest photo mo sa 6 months, within 6 months na passport size. Alright? Next is requirement for the sponsor. Ano ba yung requirement for the sponsor? Ito yung statement of financial responsibility. Kung sa Japanese, kung nasa Japan yung sponsor mo, kailangan nila ng yung tax na binabayaran doon at saka certificate of employment na nagwo-work siya doon. And family list, ito yung bagong requirements na this year lang nadagdag. Family list, kahit anong format ito, basta list of your family, parang family tree. Pero family list lang. Name, address, ilang taon, brother and sister. And of course, birth certificate ni sponsor para makita kung ano relation mo sa sponsor. Bank balance. Kailangan makita yung bank certificate kung magkano yung latest balance ng bank certificate mo. Number 5, bank transaction record for 3 years in and out. Alright? And employment letter or business license kung may business yung sponsor mo. And of course, the income statement. Lahat ng to, ito ang mga requirements. Lahat ng ito ay kailangan translated sa Japanese. So, magpapatranslate kayo ng lahat ng document nyo sa translator. By the way, nagka-translate kami. Alright? Now, ito, for the meantime, ito yung bagong requirements ng Japan side lang mga schools. Now, regarding naman sa part-time job or arubaito, allowed lang kayong mag-work 4 hours a day. A total of 28 hours sa isang buwan. Meron akong estudyante sa Osaka, dalawa sila. And meron akong isang estudyante sa Shinjuku, Shinjuku S-A-L-L, and isa sa Unitas, Shibuya. Okay, ngayon yung aming Yamanashi Ken. Si Yamanashi Ken sa Kofu International Language School, si Unitas, isa lang ang may-ari. And legit ito, at bago ko pinapunta yung mga estudyante doon, na-check ko na at nagpunta naman sila dito ng maraming beses. Meron pang isa, ICLC, legit din yon. But ang pwede ko lang, affiliated man ako, pero still, kung ang mga sponsor nyo like ate, nanay, kuya na nasa Japan, kung hindi ako affiliated, pwede nyo silang paghanapin ng school doon. Dito lang kayo mag-aaral and tutulungan ko kayo mag-assist ng mga papers. Okay? Now, kung meron kayo mga tanong regarding sa student visa, and I'm willing to answer all your questions. Mag-message lang or mag-comment. At bukod doon, kung meron kayong mga gustong maging topic natin sa aming channel, pwede po kayong mag-request or mag-PM sa amin. Ang aming po school, Yori Sensei Nyong'o Training Center, meron po kaming online class, home base, company on site, translator at interpreter, pwede rin po kami. At ang aming school is located at Kainta Rizal. Okay, you can visit our website www.senseiyori.com. Please like and subscribe our channel. Just so that, subscribe sa mga besta. Mata video. Oh, sukurimasu.